mula sa iyak, naging galak. Memorable in a sad way ang childhood ni Buboy. Halos araw-araw ay nakatikim siya ng pambubugbog at pagmumura mula sa kanyang sariling ama at mga kapatid na lalaki. Noong 6 years old pa lang siya, pinalaya siya ng kanyang ama kaya lumaki siya sa church na kung saan ay member ang kanyang ina. Isang foreign missionary couple ang nag-adopt kay Buboy na musically inclined. Pinag-aral, nakagraduate at kapag-work siya sa big companies. Nanalo rin siya sa isang papuri writing contest na pinamagatang Mahal Ka Niya at naging musical director sa iba't ibang churches. Dumating ang panahon na kinailangan ng umuwi ng missionary couple na ito sa Amerika. They advised him, "We suggest that you go back to your family and forgive them." At nagkapatawaran nga sila sa isa't isa. Nagkapatawaran din sina Joseph at ang kanyang mga kapatid noong naging gobernador na siya ng Egypt. Binatilyo pa lang si Joseph ay pinagplanuhan siya ng masama ng kanyang mga kapatid dahil favorite siya ng amang si Jacob. Sa buong buhay niya, napunta sa tatlong P's si Joseph. First P, pit. Hinulog siya sa pit at binenta para maging slave sa Egypt. Second P, prison. Napagbintangan siyang nagnanasa sa asawa ng kanyang amo si Potiphar at nakulong siya sa prison. Third P, palace. Pinatawag siya ni Pharaoh upang mag-interpret ng dreams. Nagkaroon ng famine at ginawa siyang gobernador o tagapamahala sa buong palasyo. Ang mga iyak ay naging galak sa buhay ni Joseph at ganito rin ang ginawa niya para kay Buboy. Kung meron ka mang nakakaiyak na experiences, hindi mo man malaman ang reason sa mga pinagdadaanan mo, continue to trust God who loves you. Let us pray. Thank you, Lord, for you have called me according to your purpose. If there's any unforgiveness and struggles in my life, teach me to understand your own forgiveness toward me so that I won't hold back for forgiveness from others. In Jesus' name, amen. Paano naman natin ito may apply sa ating buhay? Confess to God if you have any sins of unforgiveness in your heart right now. Take that first step and offer to make things right sa mga taong nakasakit sa iyo. Masama nga ang iyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Genesis 50, verse 20. Ako po si Eric Tutanyes, papaalala sa ating lahat, kaya mong magpatawad kasi pinatawad ka na rin ng Diyos. God bless you!